Panginoon, ikaw ang malikha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, at ang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, malalanya ay dakilain. Panginoon ay purihin, malalanya ay dakilain. Malalanya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na huwag sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ika-32 na linggo ng karimang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon sa pagtatalaga sa mga palasyong simbahan ni Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma na may kapistahan ngayong 18 ng Nobyembre. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang madaling kagalingan kay Padre Nanding Carpio. Sama rin natin sa ating misa ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo higit na sa Ukraine at sa Israel. Isama rin natin sa misa natin ngayon para sa ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sinasabi sa Aklat ng Karunungan na ang salita ng Diyos ay tumatagos at ito ay nagbibigay ng malaking impluensya upang ang tao ay makakilala ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang palagiang panalangin at hindi manghinawa sa panalangin ay ipinapahayag ng ating Panginoon sa tilinghaga ng isang huwis at ng isang byuda na kung saan pinagbigyan yung balo dahil sa kawalang tigil na paghingi nito. Tayo rin ay tinatawag na hindi manghinawa, na hindi titigil sa ating buhay panalangin upang ang Diyos na may kabutihang loob ay magbigay sa atin anuman ang kinakailangan ng ating buhay. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at sa ating kahinaan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa maing Pinoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, sa tulong ng mga apostol, ipinagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo
ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Nilahog namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, umagit na sa lupaing iyon ay tinalaga mong wasakin gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit at pinaliganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at limitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landa sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga. Matapos masdan ang kamangha-manghang gawang ito, tulad niya'y mga kabayo sa sariwang pastulan para mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat na may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ang malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y Kanyang inilabas na lugod nang Kanyang ialis, umaawi sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi
at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon, ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Pinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan, ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang sa kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanya mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat nila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng 32 na linggo ng karaniwang panahon. At ngayon sa ating mga pagbasa ay atin pong tunghayan ang pagnilay-nilay tungkol sa ating pagpapatuloy o walang panghinawa na panalangin sa Diyos na may kabutihan. Dapat po nating unang tingnan ng Diyos ay may kabutihang loob. At dahil sa kanyang kabutihang loob, nilikha niya ang tao, nilikha niya ang lahat, at ito ay maayos. Ngunit dahil sa kahinaan ng tao at nagkasala, ay kanya pa rin iniligtas ang tao. Kaysa atin pong unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan ni Solomon, Kapitulo 18, Versikulo 14 hanggang Kapitulo 19, Versikulo 9, ay atin pong napakinggan na ang salita ng Diyos ay nasa karunungan na kung saan ay kanya pong iniligtas ang kanyang hinirang na bayan, na kung saan sila ay iniligtas sa init ng araw sa pamagitan ng ulap, at noong sila ay tumawid sa karagatang pula ay kanya pong ginawang tuyo ang lupa at naalis ang tubig ng dagat upang makatawid ang hinirang niya na bayan at makarating sa lupang pangako upang matupad ang kanyang pangako na kanyang iligtas ang kanyang hinirang na bayan upang kanyang maipahayag na ang kanyang kabutihang loob ay para sa kanyang bayan. Ngunit hindi lang para sa kanyang bayan, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan para sa lahat na hindi siya tumitingin kung kahit sino man sila. Kaya dapat gunitain nating malugod ang dakilang gawa ng Diyos at purihin siya lagi dahil kangahanga ang lahat ng kanyang ginagawa para sa atin na kung minsan hindi ito napansin, hindi ito kinikilala, ngunit nagpapatuloy siyang gumagawa ng mabuti na hindi man tayo karapat-dapat, ngunit kanya pong ibinuhos ang kanyang kaloob na mga biyaya sa atin. Kaya po, kinakailangan nating tingnan na ang mahalaga tayo'y maugnay ng malaliman sa ating Panginoon. At ang pag-ugnay ng malaliman sa Panginoon ay sa pamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay siyang ating paraan na tayo ay makipag-usap sa Diyos. Ayon pa ni Santa Teresa de Avila, ang panalangin ay isang pakipag-usap
sa Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin at ang ating pakiusap sa Kanya ay ang pakiusap na may pag-ibig. At kung ang pakiusap natin ay may pag-ibig, hindi tayo maghinawa, hindi rin tayo titigil, magpapatuloy tayo sa ating panalangin. Kaya sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 18, versyo 1 hanggang 8, ipinapahayag ng ating Panginoon na dapat ipagpatuloy natin ang ating maayos na gawain na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng taimtim na panalangin at ang pakikiusap sa Kanya ng ating dalangin, ang ating mga dasal ay may puso o may pagmamahal. Kaya siya ay nagbigay ng isang talinghaga tungkol sa isang hukom na sobra naman tong hukom na napakasama. Hindi niya ginagalang ang Diyos. Hindi niya kinatakutan ang Diyos. Hindi rin niya ginagalang ang kanyang kapwa-tao sapagkat siya'y hukom. Pero noong ang isang balo ay pumunta sa kanya at malapit na siyang mainis, ay ibinigay niya ang katarungan sa hiningi ng balo. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus Nazareno na ano pa kaya ang Diyos na Ama na puspos ng kabutihan at may dakilang pag-ibig sa atin na kung anong ating hingin sa Kanya ay igawad, ay ibigay sapagkat siya ay Diyos ng kabutihang loob. At hindi ang napigil ang kanyang kabutihang loob kahit anuman ang ating katayuan. Kailan kung minsan, kung tayo ay nanalangin, ang ginagamit natin napakaraming salita. Kung minsan mga formula lang, kasi meron tayong tinatawag na ang dasal, ay merong dasal na binabasa at ito ay tinatawag na mga formula na dasal. Meron din tayong dasal na mula sa puso. Ito yung tinatawag natin na ating pagbinigkas na dasal o oral prayer. At meron rin dasal na mula sa ating puso sa tahimik. Ito tinatawag na mental prayer. O dili kaya magkaroon tayo ng pignilay-nilay na manalangin. Ito yung tinatawag na meditation. O dili kaya magbulay-bulay tayo at magkaroon tayo ng isang pagbulay-bulay na malaliman. At ito'y tinatawag nating contemplation na kung saan hinayaan natin ang ating mga puso na maugnay na malaliman sa ating Panginoong Diyos na ang bawat pintig ng ating puso sa pananalig o panampalataya ay siyang napakinggan na naugnay na sa pintig ng puso ng Diyos. At ang ating mga salita ay hindi na pinapahayag sa mga binigkas na mga salita bagkus sa mga katahimikan na nagmula sa ating puso sapagkat ang lingwahe ng katahimikan ay lingwahe ng Diyos. Ang pintig ng Diyos ay hindi nadama sa mga pintig na pisikal bagkus sa mga pintig na espiritual na kung tayo ay nagmahal at umibig sa Diyos, hindi tayo maghinawa sa ating pakikiugnay ng malaliman sa Kanya sa isang taimtim na panalangin. Hindi tayo maghinawa sapagkat yung iba magsabi, parang hindi napakinggan yung panalangin ko. At yung iba, humingi pa ng mga palatandaan o namarinig yung panalangin. Hindi po ganyan. Sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob, pero ang Kanyang paggawa, ang Kanyang pagkilos, ang Kanyang pagdulo, ang Kanyang pagsagot ng ating mga idinudulog sa Kanya ay sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon, at para sa ating kabutihan. Hindi naman instant na gusto kasi natin kaagad nariyan. Hindi natin nakikita na ang Diyos ay ginawa niya upang ang ating mga panalangin na hinihingi sa Kanya hindi maging makasarili bagkos ito ay para sa kabutihan ng lahat. At pangalawa, ang ating hiningi
ay para sa pagpaunlad at pagpayabong ng ating buhay, pananalig o panampalataya sa Kanya. At pangatlo, na tayo nanalangin sa pagbuklod at pagpatibay ng ating ugnayan bilang simbahan ng Diyos. At pang-apat, na ang ating panalangin ay para sa kaligtasan at para sa pagkaroon ng ugnayang malaliman sa tatlong antas ng mga nananalig. Ang mga nananalig na tinatawag na naglalakbay dito sa lupa ay nananalangin upang maugnay tayo sa mga kapwa nating naroon pa sa tinatawag na nagaantay pa ng kaligtasan, na tinatawag ko minsan nasa mga kaluluwang nasa purgatorio, na ito yung mga naghihira pa na ating ipinapanalangin. At ang ating mga panalangin na ugnay sa mga banal na natanggap na doon sa langit, na sila'y nakatamo na ng kagalakan na tunay, na tayo ay sa ating panalangin ay naugnay, hindi lang sa mga tinuturing nating mga panalangin na nakasulat, bagkos yung mga panalangin na nagmula sa ating mga puso, at ang mga panalangin din na sa ating sakramento. Isa sa pinakadakilang panalangin ng sakramento ay ang ating liturhiya ng misa, na kung saan ito yung pinagsimulan ng lahat, bukal ng kaligtasan at ng ating ugnayang malaliman sa ating Panginoon. Kaya mayroon siyang dalawang bahagi. Ang unang bahagi, pinupuno tayo sa salita ng Diyos upang tayo magnilay-nilay at magkaroon ng panalangin sa Kanya. Pangalawa, sa liturhiya ng Eukaristiya, matanggap natin siya sa komunyon, na kung saan ang Kanyang katawan ay ating tinatanggap upang tayo'y mabusog hindi lang sa Kanyang mga aral, mabusog rin tayo sa Kanyang katawan na nagliligtas sa atin. Kaya sa bawat pagsabi ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo na bahagi po ito sa dakilang dasal ng Santa Misa o Eukaristiya, na tinatawag noon Eukaristiya, pasalamat, ngunit tinatawag na Misa dahil noong naging Latin ang lingwahe ng liturhiya natin sa Eukaristiya, ang pinakahuli na salita ng Eukaristiya ay Ite Misa Is. Magsihayo na kayo. Kaya Misa, yun yung ang naiwan natin, kaya nagiging Misa ang Eukaristiya. Pero ito pa rin ay pinakadakilang dasal. Kaya hindi tayo maghinawa na makilahok sa Eukaristiya. Hindi tayo titigil sa ating panalangin sa Diyos. Kausapin natin ang Diyos sa puso natin upang ang Kanyang puso ay siya ring tutugon sa atin. Kausapin natin siya sa pinakalaliman, pinakaibuturan ng ating pagkatao upang ang kaibuturan ng Kanyang pagka-Diyos ay siyang dumadating sa atin sa pangitan ng Kanyang diwa o espiritu. Kausapin natin siya na may pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig kapag ka ang pag-ibig na at pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa atin ay siyang magkakatagpo sa isang dialogo na mistiko, tayo ay nasa kalaliman ng ating panalangin sa Diyos. Ang madalit sabi, huwag tayong titigil, huwag tayong manghinawa, sapagkat bago pa man natin ihingi ng Diyos ang ating mga panalangin, alam na po niya ano ang nakahubuti sa atin at kanya pong ibigay sa atin ano ang tunay na kailangan para sa ating kaligtasan at buhay na ganap at ikasyasya. Kaya manalangin tayo, huwag manghinawa, dahil ang Diyos ay nakinig sa atin palagi. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya sa araw at gabi. Pinalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananimwalang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Hiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, batido, pang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng paglilingkod sa iyo, hinihiling namin kami kaawaan mo upang katotohanang ipinamana sa amin ng paglilingkod ni Apostol San Pedro at San Pablo ay maraming dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao. Sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang
sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na panagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa paging pastol na patnubay ng sambayanan. Kay kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismita ng Espirituing banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusosin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ni San Pedro, ni San Pablo, at ng mga apostol, at ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikarangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pahinatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilislat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan na kailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero ng Jesu Kristo sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa harap ng Diyos,
At pangarap mo ay, at pangarap mo ay, makakamtan. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa mga parish sa ating parish office. Ito ay nakatalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkain nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong pinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapamahalaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, at ating pag-isa ng ating mga minahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling aming hiram na buhay. Kung ka ba ang loob kaming nalangin at kami makaawang kalugdan po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa bundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namamakarumihan ng kasalanan upang sila maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan na puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa iyong maong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Yon pong wala pang leksyo divina para sa pong Hesus Nazareno. Available po ito. Bawat libro po ay 130 pesos po doon sa information guard. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayo na rin sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform. Ang nakluskusting iba't ibang paraan na inyong panalangin ay linggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga nagbigay ng tulong at donasyon. Salamat po sa inyong tulong at donasyon. Matulungan po natin ang ating kapwa ng mga mahirap at nangangailangan. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng narito at lalo ng mga naglilingkod. Ang ating Poon Nazareno na siya po ay magbigay sa atin ng ating pangangailangan. Huwag kayong titigil. Huwag kayong mahinawa manalangin. Huwag kayong mag-alala. Sagot kayo ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ang pagbasbas. Mayari pa lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inihagos na ng cross ang walang mali na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila yung katugunan, tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman.
Sa pangitan ng binisyon ito, namimahalan ang pangako ng sabinyag, ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggaan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasareno, inulwalhati, manahari.